Nandito po ako ngayon sa tatay, sa bahay ni Tatay Junior na ano, na ebanghelista. Pinapalo up po natin. Ang kanya po palang ikinamatay ay ito po sila. Ito po yung asawa, si Nanay. Nanay Didit. Salamat po. Channel AC, maraming salamat sa tulong mo. Ilang araw na mula nung nakakuha natin o nakita natin yung bangkay doon sa bangka. Ngayon lamang po tayo makakapag-follow up ulit kasi nagkaroon ng lockdown dito sa amin. So susubukan po natin na makalusot ngayon at pupuntahan natin yung bangkay. Kasi ang isa pa, ipinagpapasalamat ko rin yung binigay na tulong ni ang Channel AC. Maraming salamat. Ipapaabot po natin doon sa namatayan. Hindi natin pwedeng patagalin dahil baka nailibing na bago tayo makasibat doon. So susubukan po natin makalusot. Ang importante, maipaabot natin yung mga nagbigay ng tulong. Si The Cooking Nars Ideas at saka si ang Channel AC. Maraming salamat po sa inyo. Dito po ako ngayon sa tatay, sa bahay ni Tatay Junior na ano, na ebanghelista. Pinapalo up po natin. Ang kanya po palang ikinamatay ay yung heart attack sa findings ng doktor, pero yung sa first na pagtingin ng mga soko, yung sa pag-start ng makina, paghatak niya ganun, hindi umandar, kaya hinatak siya pabalik at pumalo yung kanyang ulo, tumama. Andito po tayo ngayon sa kanilang bahay. So ito po. Ang nakakagulat, yung mga kasamahan, yung mga nagtao dito, mga kakilala ko pala. Ang mga kamag-anak ni Tatay Junior Evangelista ay mga kamag-anak na rin namin. Isa, mga taga-conception din po. Ito po sila. So ipinaabot ko po yung tulong na nanggaling kay ang Channel AC. Maraming salamat po in behalf po sa family ni Kuya Junior. Maraming salamat ang Channel AC. Sana'y dumami palahi mo para marami matulungan. Ito po sila. Ito po yung asawa, si Nanay. Nanay Didit. Salamat po. Channel AC, maraming salamat sa tulong mo. Yan lang po, magpapaalam na rin po ako. Sige po. Salamat po. Salamat po. Ngayon nga po, andito na tayo. Maraming salamat sa mga tumulong, sa dalawang tumulong. Nakita natin kung ano yung katayuan sa buhay ni Mang Junior o si Martial Evangelista. So yun po yung kanyang simpleng buhay. Lahat naman ng buhay may mga purpose. May purpose yung kanya naging pag-iral dito. At saka siya nga pa pala, iniisip natin, inakala natin na matanda na siya. Hindi pa pala, 59 years old pa lang. Kumbaga talagang mahaba-haba pa sana yung kanyang magiging buhay kung hindi lamang dun sa konting pagkakamali. Yun nga po, nakita pa daw kasi yung ano eh, kasi ang findings nga ng mga pulis ay pag-start niya, hinatak siya pabalik. Kasi nakita ng soko, nakapalupot pa yung lubid sa kamay at nakapalupot pa dun sa makina yung dulo ng kabilang lubid. Kaya ibig sabihin, hinatak siya tapos may tama yata siya sa ganito. Hindi nga lang nakadugo kasi siguro, internal hemorrhage. At ang isang gusto kong i-correct, siguro yung nakakita, kasi sinabi nila doon sa pagtawag na hindi daw magising. Patay na talaga yun, kasi nung nakita pala nila na yun, sabi ng pamilya, pangalawang araw na niya yun, pangalawang araw na umalis siya. Tapos sa ikalawang araw, doon nga lang nakita na palutang-lutang siya. Kumbaga, siguro pauwi na siya, uuwi na, may dalawang huli, mayroon siya dalawang huli na malalaki din naman.
nagdesisyon ng pauwi na pag-start niya doon sa inabot. Ang findings po ng doktor, mahalaga ito, ang findings ng doktor ay heart attack. So tama yung unang hula natin. Siguro, kasabay nung paghatak ng ganun, sumabay na rin yung atake ng kanyang puso. So yung unang hinala kasi natin, ano eh, ang dalawa, yung namatay sa lamig, hypothermia, at saka yung heart attack. Yun yung unang hinala natin doon sa unang video. Pero yun nga po, heart attack ang findings ng doktor. Bukod doon sa tama niya sa ulo. Siguro sumabay yung dalawa. Alam nyo naman ang buhay, talagang ganon. Mahirap maipaliwanag. Kung talagang may mga paraan ng pagtawag, hindi natin alam kung hanggang kailan talaga tayo. Pero ang mahalaga, lagi tayong kumakapit sa Diyos. Anumang oras, nabuhay tayo at mamamatay tayo para sa Diyos. Kwentong Kapesang Amay na. Bulat-latin ang iba't ibang kwento sa likod ng mga ngiti at mga pagsuong sa bawat hamon ng buhay.